Na-fact check ulit tayo mga kababayan ng Rappler. Ngayon, hindi na sana natin papatulan. Kaya lang, hindi mapakali yun ng mga viewers natin. Sinishare sa atin sa Messenger. At sabi nga ng isa, Sir Dan, si Mr. Jim Kaole, gusto ko lang i-share itong screenshots, itong ginawa ng fact check ng Rappler. Isa sa inyong program episode na ni-share ko po sa apat na groups sa Facebook. Baka gusto ninyong i-rebat. Thanks po. Ipakita ko po mamaya sa inyo yung kung ano yung issue kung bakit fina-check tayo na fake news. But before that mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel na patuloy na pinapanood ng Rappler at ng TV5. Dito na sila nanonood sa atin, mga kababayan. And hit the notification bell para makakuha kayo ang marinig ninyo, mga kababayan, makatotohanan na mga balita. Hindi fake news na tulad ng sinasabi ng Rappler. Fake news daw ako. Naniwala kayo? Kayo na po ang mag-usga, mga kababayan. At huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Like and share na rin po ninyo para lalong dumami yung mga makadiskubre sa atin. Now, hindi ko na sana to papatulan. Ignore na sana natin kasi wala man maniwala sa kanila. Kailan pagbigyan ko na itong kahilingan ni Mr. Jim Kaole. Saka si Will Ocampo, ganun din mga kababayan yung sinner sa atin at marami pang ibang mga viewers sa viewers natin sa YouTube. Ang siguro, siyempre, concerned sila at gustong kunin din yung ating side. At siguro, para malaman ninyo, saan po ito nag-ugat, itong kwento? Ito po kwento ng yung tungkol sa power outage sa NAIA. Now, basahin ko muna sa inyo kung ano yung nilalaman ng fact-checking po nila. O na ito pong shiner ni Will Ocampo dyan sa Amerika. Sabi rito, independent fact-checkers reviewed a similar video said it was false. Facebook determined your post has the same false video and added a notice to the post. People who repeatedly share false information might have their post moved lower in news feed, so other people are less likely to see them. From independent fact checkers, fact check NAIA power outages due to inadequate maintenance, not sabotage. So gusto nilang palabasin ng Rappler, mga kababayan, na sinabi ko na it is a sabotage. Gusto nating linawin sa mga tagapanood natin at saka sa Rappler na laging nanonood sa atin. Hindi man po ako ang nagsabing it is a sabotage. Ang nagsabi po na it is possibly a sabotage, they are not ruling that it is a sabotage, it was a sabotage. Yung DOTR secretary mismo as interviewed by CNN and reported in newspaper by Philstar, babasahin ko mamaya sa inyo. So, ito yung subject ng fact-checking nila. This was shared to me ni Mr. Jim Kaole dyan sa Amerika. May picture ko pa. Ito yung video ko, mga kababayan. May isa pa nga, iba yung damit natin. Kasi several videos yung ginawa natin, mga kababayan, kasi several times na nagka-power outage sa NAIA. Yung latest nga, yung nung Friday, mga kababayan, galit na si Enrile. Gusto nang ipatanggal
Ipatanggal na po ninyo talaga, ibulong na ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin lahat ng mga NAIA executives. Enough is enough. Imagine, 4 times. This is total negligence na ito, mga kababayan, na ginagawa nila. Pinapahiya nila ang ating gobyerno at nilalagay nila sa peligro yung ating mga pasaheros. Di ba? Now, going back dito sa fact-checking, sabi rito mga kababayan, fact-check na iya power outages due to inadequate maintenance, not sabotage. Claims of sabotage have reignited with the recent power outages or power outage in the NAIA Terminal 3, the third one within the past 6 months. Fact check. Ayan ang picture ko mismo, yung video ko, mga kababayan. So, ibig sabihin nila ng Rappler, ako yung purveyor ng fake news, nagpapakalat ako ng fake news. What? Iba ka kayo po, itong mismong fact-checking ninyo is fake. Bakit? Totoo yung report ko. Bakit totoo? Kasi ang nagsabi na it is possibly a sabotage, they are not ruling the possibility of sabotage, yung mismong DOTR secretary, si Jaime Bautista. Naintindihan niyo, Rappler? Nagbabasa kayo ng balita? Ba't hindi ninyo itanong sa nag-interview mismo, kaibigan ninyo naman yung CNN? Ito siya. Mga kababayan, madali lang, naglo-loading siya. Itong balita, mga kababayan, published by Philippine Star. Ito. PhilStar. www.philstar.com. Ayan o. Headlines. Ayan o. Sino nag-ano nito? Sumulat na reporter? James Relativo. PhilStar.com, May 2, 2023, 2:39 p.m. Ayan o. Yan ang ebidensya, oh. Bakit ninyo sinasabing ako yung nagsabi ng sabotage at nilabel ninyo akong fake news para ma-restrict yung aking page sa Facebook? You see? Ang nagsabi, DOTR, oh. DOTR, not ruling out sabotage in latest NAIA power outage. Naintindihan ninyo, mga taga-Rappler? Kaya kayo nakakaso ng libel, eh. Eh, yung CEO ninyo nakaso ng libel kasi mali-mali kayo mag-report. Pati yung fact-checking ninyo, mali. Kung sino yung nagre-report ng katotohanan, yun ang pina-fact-check ninyo. Kaya hindi ninyo makumbinsi yung mga mamamayang Pilipino. Kaya tingnan ninyo yung videos ninyo. Tinitingnan ko yung mga views sa mga videos ninyo. Paminsan-minsan, binibisita ko. Kukunti ang nanonood sa inyo. Mas marami pa yung akin, hindi naman sa pagmamayabang. Bakit ganon? Mas marami ang tulad kong nakabase dito sa province. Yung broadcast ko nga po, flat na flat, dal na dal. Bakit po? Wala man lang akong footage. Sige lang ang daldal ko rito. Pero bakit mas marami, thousands upon thousands of people? And in fact, yung isang channel ko po, yung Dante Talks na na-delete, alam ninyo kung ilan na yung nanood sa channel na yon? 56 million people. 150,000 subscribers. Ito bago ito, yung Bullseye News on the Go, itong channel na to. And 58,000 na rin yung ating mga subscribers. At yung average natin dito, nagre-range sa 40,000 to 70,000 yung nanonood sa atin every day. Malayo yung Rappler, kaya siguro kayo na insecure sa akin. Lagi kayong nanonood, pati yung TV5. Kasi mas marami yung
nanonood sa akin, mabiblame ninyo kung bakit sa akin nanonood yung mga tao, imbis sa inyo. Manila-based kayo, multi-million company kayo. Ako, nag-iisa lang ako rito. Pero naniniwala yung mga mamamayang Filipino all throughout the world. Why? Basic lang yun po. Ang rason niya, napakasimple. Totoo yung aking kwento. Yung analysis ko, totoo. Ang kwento ko, totoo. Walang pambubula. Walang karga. What you see is what you get. You decide. Bullseye. Yun. Mga kababayan. Kung nainggit kayo, gayahin ninyo na lang yung ginagawa ko para dumami, magkwento kayo ng totoo, hindi pambubula, hindi propaganda. Tapos pag-initan ninyo ako for saying sabotage. Ako ba yung nagsabi noon? I am a journalist for close to 40 years. Mas matanda pa ako sa inyo. But in my close to 40 years as broadcaster dito in local stations, and I retired Just in 2016, wala pa akong label na trial ako sa Osgado. Bakit? Maingat ako sa pagre-report. Naturuan ako ng maayos kasi. Second year college pa lang ako, reporter na ako. Kayong mga taga-Rappler, tanong ko sa inyo, sino sa inyong reporter na at the age of, ilan ba yung edad ko noon? 17 yata o 18 years old ako. Reporter na ako. Sa radyo. You see? Kausap ko, in-interview kong sino-sino. Mga gobernador, congressman, colonel, general, president, senador. At a very young age, naturuan ako ng tama. At yung turo sa amin, i-report yung makatotohanan, it should be verified. Check and counter-check, hindi tulad ng fact-checking ninyo. Mali-mali. Bakit mali? Ito yung totoo. Oh. Tingnan ninyo. Ako, binasa ko lang ito, tapos ako yung fact-check ninyo. Ang nagsabi na sabotage, hindi man ako, kinu-quote ko lang yung report ng Philippine Star. As interviewed by CNN Philippines, quoted by Philstar, yung interview ng CNN kay DOTR Secretary Jaime Bautista, siya yung nagsabi, pagkatapos ako yung ipapag-check ninyo, na false information ako. What? Kaya walang maniwala sa inyo. Ito, sabi rito, Manila, Philippines, the Department of Transportation is considering the possibility that the Ninoy that the power outage on Monday at Ninoy Aquino International Airport's Terminal 3 was intentional because of the timing. Naintindihan ninyo mga taga-Rappler? Report ito ng Philippine Star. Multiple flights were either canceled or delayed last Monday during the International Workers' Day due to a power outage stalling thousands of passengers in the process. So ang pagbasa pala nitong balitang ito, fake. Kayo na. Bakit hindi ninyong i-label ng fake yung Philippine Star? Kung hindi, mismong si Bautista yung i-label ninyong fake. Mas marunong pa kayo kay Jaime Bautista? Niya siya yung may information? Na kaya nga sila nagpapa-imbestiga? Pero hindi pa man siya sigurado, kaya siya nagpapa-imbestiga? Sabi rito, power distributor Meralco either said that the problem points to a main circuit breaker problem. Because this is the second time that it happened on a long weekend, I think you cannot really discount the possibility of having somebody do it to embarrass the government or to prove that they have something that we should give in to. Sino nagsabi? Said Transport Secretary Jaime Bautista in an interview by CNN Philippines this Tuesday. Yan o?
Ah, yan o. CNN Philippines. Yan o. In-interview si Bautista. Siya yung nagsabi na hindi nila nirurule out the possibility of sabotage. Bakit ako? Anong kinalaman ko dito sa pagsabi ni Bautista ng sabotage at sa pag-report ng Philippine Star na binasa ko naman at sa interview ng CNN? Anong kinalaman ko doon? Nagbasa lang ako ng balita nila. Ako na yung fake news. Paano nangyaring yun? Nag-iisip ba kayo, mga fact-checker ng Rappler? Ganon ba kababaw yung pagkaintindi ninyo? Akusa kayo ng akusa ng kung sino-sino. Kaya kayo nagkakakaso. Yan tuloy yung CEO ninyo na libel. Dahil sa sistema ninyo eh. Talagang intentional. Gusto ninyo akong i-label, siraan siguro ako. Kasi marami na yung naniniwala sa akin kaysa sa inyo. Masikat na siguro ako kaysa sa inyo eh. Pero ako hindi ko man na-feel yun eh. What? Sa akin, okay lang yun. May manood sa aking marami, hindi mas maganda. Di ba? Importante ako, totoo lang ako sa aking sarili. At magsasabi ako ng totoo. Magkikwento ako ng totoo. Tama, mali. Sabi rito, mga kababayan. The last incident was on New Year's Day when the Civil Aviation Authority of the Philippines Air Traffic Management System went offline because of a power outage. We're not discounting the possibility that there might be a sabotage. Ito, Yan, baliktad lang ang pakasulat. Hindi baliktad yung... baliktad yung camera kasi. Yan, sabotage. We are not discounting the possibility that there might be a sabotage. I hope it's not. Yan ang statement mismo ni Bautista. That's the reason why we ask the other agencies to join us sa ano? Sa pag-imbestiga. Kaya pinapa-imbestigahan. Naintindihan ninyo, Rappler? Ang hirap sa inyo. Fact-check kayo ng fact-check. I-fact-check ninyo yung fact-checking ninyo. Tama? Yung buhay ninyo ang i-fact-check ninyo. Kasi lahat na ginawa ninyong fact-checking sa akin, kayo yung mali. Kayo yung dapat na i-fact-check. Tama, mga kababayan? Sabi rito, a joint committee of DOTR, Office of Transport Security, Manila International Airport Authority, and National Intelligence Coordinating Agency will meet to determine the real cause behind the problem. They will be joined by the National Bureau of Investigation and the Philippine National Police. For now, the transport official claims that there is, in fact, no circuit breaker problem anya. And that is not a regular fault that entered the system of NAIA Terminal 3. Naintindihan ninyo, Rappler? Irap ninyong paintindihin talaga eh. Kasi alam ko ang motibo ninyo talaga. Siraan akong siraan. Hindi ninyo masisira ang katotohanan. Kayo ang masisira niyan. It will backfire sa inyo. Yung mga mamamayang Filipino, alam nila kung sino ang nagkukwento ng totoo, sino ang fake news. Alam nila. Kaya nga, mas marami sa akin, konti sa inyo ang nanonood. Yung konting nanonood sa inyo, yun ang nabubulan ninyo. Tama? But the majority of the Filipino people, hindi ninyo mabula. Sa akin nanonood ngayon, kaya pinag-iinitan ninyo ako. What?
Kahit paulit-ulit ninyo akong pag-iinitan, wala kayong ano, wala kayong makukuha ang mabuti niyan, kundi kayo yung ano, kayo yung lugi niyan. Lalong madudurog yung pagkatao ninyo, yung imahe ninyo masisira lalo. Di ba? Kasi hindi mo man pwedeng pasubalian ang katotohanan. Ito yung totoo eh. Binabasa natin kung ano yung kwento. You see? In fact, there are a lot of angels, sabi rito, that were considered by Nika yesterday. But of course, I do not want to preempt them. So we'll just wait for the result of their investigation, sabi po ni Bautista. Well, I think some of the theories considered are serious. Sinasabi niyang seryoso? Ito na nga, yung possibility na it could be sabotage. Hindi pa man po sila sigurado na talagang may sabotahe. Kaya nga po, pinapa-imbestiga. But I really want just them to look at it. Sabi po ni Bautista, senators were annoyed by the situation yesterday, asking airport authorities if they even pick up any lesson from the last major mess at the NAIA at the start of 2023. The last glitch was also due to power outage. Ano ulit na naman po? Latest Friday. Kaya nagalit si Enrile. Dapat na niya pagsisibaki na yan. Walang itira. No apology. Hindi na. Walang dapat tanggapin na apology. That is his recommendation. Kaya sabi ko, statement pa lang. Ngayon, that statement, sabi ko nga, but sabi ko, Mr. Enrile, hindi mo na lang ibulong directly to the president. Ika naman yung chief legal, ano, presidential legal counsel. O, di ba? So, sabihin ninyo sa ating Pangulo, para pagtatanggalin na yung mga opisyal ng NAIA, sayang pasweldo natin sa kanila. Hindi man nila tinatrabaho. Ginagawa yung trabaho ng maayos. Di ba? This is a disservice to the Filipino people, to the passengers, to our tourists, to our businessmen, na napiperwisyo yung mga lakad nila, nalulugi sila. You see? Marami naman dyan na gustong magserbisyo ng maayos. Yun ang ipalit. Ba't pa magano pa, maninimbang pa tayo dito sa mga taong ito, hindi man magtrabaho ng maayos po. You see? So sabi rito, unfortunately, we are starting to sound like a broken record when we say that the steps being taken to improve our airport and our Civil Aviation Authority of the Philippines are disappointing, said Senate Majority Leader Joel Villanueva on Monday. Definitely, we cannot let the concerned government authorities escape accountability for this. Kaya nga, papanagunti na sila. Kasi paulit-ulit na lang, mga kababayan, Senator Grace Poe, Chair of the Public Services Committee, for a part said that the disrupted failure again caused great inconvenience to travelers, hinting the DOTR and airport authorities had not learned from the earlier fiasco. Businessman Manny Pangilinan, yung nauna ito ha, hindi yung yung Friday, ito binabasa ko, to rebut the statement made against me, labeling me as fake news ng Rappler. Kaya binabasa ko po, history na ito, history. Baka naman i-label tayo fake news kanya. Kasi, di ba niya, history na yan? Ginawa mo pang news? What? Businessman Manny Pangilinan, who also chairs Meralco, shared his experience regarding the issue last January when he was on his way to the Philippines from Tokyo. He was 3 hours into the flight but had to return to Haneda, calling it hours of useless flying in horrendous loss to tourism and business.
Buti na lang po, walang aksidente na nangyari sa mga eroplano po. You see? Bautista is now mulling for additional generators. Generator systems within AEA, especially that a lack of air conditioning during the power outage made the ordeal worse health-wise, especially for the elderly. Yun po, mga kababayan, yung mga statements na yon, na ulit-ulit. Wala din nangyari, mga kababayan. So yun, ang gusto nating bigyan ng paliwanag ngayon. Hindi yan, Mr. Maravillas, piko na pikon ka na ba? Ah, hindi man po. Sabi ko nga po, ignore ko na sana ito. If not because of the, insistence ng ating mga viewers, lalo mga kaibigan natin ito. So, concerned lang sila sa akin na kailangan na niya ipaliwanag mo yung side mo as you are being labeled as fake news paulit-ulit ng Rappler. Sa akin naman po, ayaw ko na sanang pansinin din kasi wala mang maniwala po sa kanilang marami. May pakunti-kunti pa man na mga followers nila. Siyempre may mga kalyado rin sila, lalo rin yung mga kakampon. Yung mga dating mga kaori nila po. Wala man akong paki dito sa mga ayaw maniwala sa akin. Hindi man natin mapipilit. Yung ating Panginoon nga, yung ating Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos, pero marami pa ring ayaw maniwala sa Kanya. Ako pa, ordinary person. Di ba? Hindi man ako nababahala po sa mga ganyang mga attacks against me. Hindi man ako onion skin po. Ganon. Sabihin na nila kung ano ang gusto nilang sabihin. At yung maniwala, sabi ko nga many times sa mga programs ko, mga videos ko, hindi man ako namimilit. Yung gustong maniwala sa kwento ko, di mabuti. Yung hindi na maniwala, ayaw manood sa akin, paano man, hindi ko man mapipilit kayo niyan. Di ba? Yung gusto lang. Hindi ko kailangan kumbinsihin ang ating mga mamamayan Pilipino. People are watching me kasi nakikita nila. Nababasa ko po yung mga reactions ninyo. Gustong gusto ko anya, Mr. Maravillas, na manood sa iyo kasi makatotohanan ang inyong mga kwento. Ang mga analysis po ninyo, Mr. Maravillas, tama. In most of your kwento, in your tawag dito, yung mga tingin ninyo sa mga issues and predictions ay nangyayari. It's happening. Kaya niya, Mr. Maravillas, gustong-gusto namin manood sa inyo. At hindi kayo masyadong mabigat kung mag-discuss ng mga issue. Kahit seryosong issue, ginagawa ninyong lighter siya at nakakatuwa. Ganon, pagbasahin ninyo yung mga reactions. Kasi matatalino ang mga viewers natin. Hindi natin kayang bulahin ang mga tao. Di ba? Alam nila kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at alam nila kung sino yung mga sinungaling. Tama? Ayan man lang po, mga kababayan. Baga lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Bayan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Pero yung gustong manood sa Rappler, doon kayo manood. TV5, doon kayo manood. Diba? Gusto sa akin kayo. Ayos lang. Otomas naman po sa mukha. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry,
may anti-cancer properties? Okay po? Ayun, mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas, nasabi ng Rappler at TV5, fake news daw. Bye-bye. God bless.